look, kapal ng cast. So, mayroong mga halamang tumubo. Binubunot ko lang yan. Tapos, meron ding mga mites. Ayan o, lots of activities. Okay lang din yan. Tumutulong lang din yan sa decom process. So, ito. Ito siya. Itong half, iiwan muna natin to. Kasi nag-migrate na dito yung karamihan ng worms. Kasi itong part na to, tapos na to. Oo, di ba? Wala nang halos mga scrap. Kung ito na lang, mga itlog na malalaki. So, yung migration, kung tapos na sila dun sa part na to, lilipat naman sila dito. Mas efficient siya kasi makakatipid ka ng oras sa pagmamano-mano. Mas madali ito kaysa sa small kasi yung small, isa-isa ko silang nilipat sa isang lalagyan. Tapos saka ko minano-mano ng tanggal yung worms. Pero sa malaki kasi, ang nangyayari, yung worms, pag ganito na siya, pag nilabas mo sa maliwanag, umiilalim na sila. So, yung top layer, ang ginagawa ko, kinukuha ko na yan. Nilipat ko sa dalagyan. So, ganyan lang. Tapos, lipat ko dito sa dalagyan. Tapos, pipiliin ko lang yung mga natirang mga karton. Ah, hindi ito karton. This is mango seed. Yan. So, tatanggalin ko lang to. Ito kasi talaga matagal tong ma-decompose. So, sa next batch ko siya isasama. Tapos, yung mga itlog, mga karton-karton na makakapal. Yan. Kasi ito ay nasa 40 days na itong bin ko. Yan. Tanggalin ko lang. Papansin nyo, kahit ganyanin ko siya, ilatag ko. Walang makikitang worms. Kumpara dun sa maliliit, makakakita ka agad. Ang reason dun, nagtatago kasi sa ilalim. So, pag hinukay ko to, tingnan nyo ah. Ayun sila. Kasi umilalim na sila. Ayun. Ayan. Kukunti na lang to kasi andito na, I'm using the migration method eh. Kunti na lang to, andito na sila sa kabilang part. Dito. Ito, in-add ko nung July 17. So, ilang days pa lang. 10, 11, 11 days. So, ayan o. May casting na yan. Ganda ng quality din itong ng setup na to. Kasi after a few days, kita mo na yung casting. Ayun o, ang kapal na niya. Hindi siya nagpo-focus. Ayan, look. Ayan. Andyan sila. Nag-stay. Kasi dito na mas maraming microbes. Kasi yun naman talaga ang kinakain nila. Contrary to what we know, na yung mismong flesh yung kinakain nila. Ang kinakain nila ay microbes. Kaya kailangan decompose yung scrap natin bago natin ilagay. So dito wala nang masyadong makakain. Konti-konti na lang. So konti na lang din yung worms na nandito. Tatanggalin ko na. Ayan! Ito na lang yung natira sa isang bulto kanina. So, andito yung iba pang worms na umilalim galing dun sa kanina. So, pag inangat natin to, yun o. Look. Yan. So, yan. Kukolektahin ko yan. Sila na lang yung mga taga-sain. Taga-kain ng mga natitira pang microbes dyan. Kasi meron pa naman talaga yan. Kasi tinan mo may mga karton pa dito. So, yung mga traces pa talaga yan. May makakain pa sila. Pero, konti na lang. So, karamihan nandun na. Dun. So, tanggalin.
tanggalin ko lang yan. Ililipat ko dun sa ano. Sa lalagay sa bin. So, tingnan nyo kung gaano sila nagsiksikan dito. Ayan o. So, from ganun kakapal, umilalim sila ng umilalim hanggang sa ito na lang yung natitira nilang mapagtataguan. Ito yung mas madaling way ng pag-harvest kasi hindi nyo kailangang isa-isahin katulad nung ginawa ko dun sa small bins. Yun naman, hindi kong ganitohin pero gusto ko kasing ma-experience yun dahil first harvest ko yun eh. So, siguro next time hindi ko na siya gagawin ganun kasi inabot din ako ng siguro mga 2 hours dun. So, ito, mas madali. Ipapile mo lang siya, tapos i-scrape mo yung top layer, tapos iilalim nang iilalim yung worms, hanggang sa ito na lang yung natitira. Ito, kaya ko pa itong pauntiin. So, pailalimin lang muna natin sila, tapos tingnan natin kung gano'ng karami. Look at that! Super healthy worms. Yeah. I think malaking tulong yung molasses. Kasi mas madaling nabibreakdown ng molasses yung mga food scraps. So mas madali nilang nakakain yung microbes. Dami! Tapos ito, yung mga worms. Yan. Mas konti dun sa ano, sa nakaraan. But, parehas lang din sila. Healthy lang, healthy pa rin sila. Ayan na. Oh, diba? Long and strong. Okay. Kain din natin sa... Baby! 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 Baby!